24 ng Nobyembre, ang dakilang kapistahan ng paghahari ni Kristo sa sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Habang nakapako si Jesus, naroon ang mga tao na nakatingin. Pinagtatawanan naman siya ng mga pinuno. Nailigtas niya ang iba. Iligtas din niya ngayon ang kanyang sarili kung siya ang Kristo, ang hinirang. Pinagtawanan din siya ng mga sundalong lumapit para painumin siya ng alak na may halong suka. Sinabi nila, "Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ngayon ang iyong sarili." May nakasulat nga sa wikang Griego, Latin at Ebreo sa kanyang ulunan. Ito ang hari ng mga Hudyo. Ininsulto rin siya ng isa sa mga kriminal na nakapako sa krus. "Hindi ba't ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili, pati kami." Pero pinagsabihan siya ng isang kriminal, "Wala ka bang pitagan sa Diyos? Ikaw na gayon ding pagdurusa ang dinaranas. At bagay ito sa atin sapagkat tinatanggap lamang natin ang nararapat sa ating mga ginawa. Ngunit wala na bang siyang nagagawang masama?" At sinabi pa niya, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." Sumagot naman si Jesus, "Talagang sinasabi ko sa iyo, makakasama kita sa paraiso sa araw ding ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, hari ng pag-ibig. Mula sa krus ng Kalbaryo, pinasinayaan ni Jesus bilang hari ang rurok ng pag-aalay ng kanyang buhay. Buo ang loob at wala ng pagdadalawang isip. Pinili niyang maging kanya ang kalooban ng Ama sa kabila ng hirap at dusa. Isang desisyong hindi ayon sa sariling damdamin na hiningi niya sanang alisin ng Ama kung kanyang luloobin. Pero nang ibabaw ang pagtalima sa kalooban ng Ama sa takdang panahon para harapin at isagawa ang plano ng kaligtasan. Tumayo siyang kapalit ng lahat ng tao tulad ng sakripisyong kordero sa altar ng templo sa kapangyarihan bilang hari ng pag-ibig. Tinanggap niya sa pag-aalay na iyon ang kaparusahan ng sanlibutan dahil sa kasalanan. Dahil siya ay Diyos at walang hanggan na ipinag-isa sa kanyang pagka-Diyos ang isang pagkatao, walang hanggan din ang epekto ng kanyang pag-aalay. Hindi na kailangan pang ulit-ulitin ang kanyang pag-aalay. Isinagawa na niya ito minsan lang at para sa lahat ng panahon. Nabuksan ang pinto ng langit para sa sangkatauhan, mula sa trono ng kapighatian at kamatayan. Ang krus ay naging trono ng tagumpay at pagkabuhay. Kaya sa kabila ng mga panlalait, pagmamaliit, pagtatawa at pag-insulto, buo pa rin ang kanyang loob. Bilang haring puspos ng kapangyarihan ng pag-ibig, ipinahayag niya ang pagkabuhay ng isang magnanakaw na nagsisi sa kanyang kasalanan at nagpahayag ng pananalig sa kanya. Umaalingaungaw sa lahat ng henerasyon at panahon ang pangakong ito para sa lahat ng makasalanang nagbalik loob. Inaanyaya ng lahat na maging handa sa pag-ahari ni Kristo at upang gawing maging makatotohanan ang tugon natin sa Salmo. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos.